nananawagan tayo sa COMELEC na i-review uli yung points na nilabas ng first division at pangalawa, tingnan yung validity of the decision. Naghain ng motion for reconsideration ang petitioners na Akbayan at ang kampo ni Bonifacio Ilagan sa Commission on Elections o COMELEC and Bank ngayong araw. Kaugnay ito sa dinismiss na disqualification cases laban kay presidential candidate Ferdinand Marcos Jr. Nais nilang baliktarin ng COMELEC and Bank ang desisyon ng First Division na sinulat ni Commissioner Amy Ferolino. Iginiit pa rin ng mga petitioner ang hatol kay Marcos Jr. sa isang krimeng may kinalaman sa moral turpitude dahil sa hindi paghahain ng income tax return. Dagdag pa ng mga ito, bagamat hindi binanggit sa ruling ng Court of Appeals na si Marcos ay perpetually disqualified sa anumang government position at pagtakbo sa halalan, pinatawan itong makulong ng Quezon City RTC at ang paglabag sa tax code ay may ground para sa tuluyang pagkadiskwalipika sa pagtakbo o paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Samantala, kinwestiyon din ng Akbayan kung tama ba ang resolusyon ng First Division dahil dalawa lang ang nakaupo at bumotong commissioner sa kaso ni Marcos sa halip na tatlo. Hindi na nakasama ang boto ni dating Commissioner Rowena Guanzon dahil nagretiro na ito bago pa mailabas ang resolusyon. Kung ito ba ay valid yung naging desisyon? Kasi di ba according to the internal rules of the COMELEC, dapat ng isang division ay constituted ng tatlong commissioners. At tandaan natin, nung nilabas nila ang desisyon, dalawang commissioner lamang ang nakaupo at nag-participate doon sa process na ito. Kaugnay nito, hiniling ng Akbayan kay Commissioner Amy Ferolino na mag-inhibit o huwag ng sumama sa pagtalakay at pagboto sa mga kaso ni Marcos. Duda na ang grupo sa kredibilidad at integridad ni Ferolino bunsod ng mga inihayag ni retired Commissioner Guanzon na may makapangyarihang politiko o senador na nakikialam umano sa kaso ni Marcos. Mag-inhibit si Commissioner Ferolino dahil nga in the past weeks nakita natin kung paano naglabas si Commissioner Guanzon na tila merong political interference na nangyari sa desisyon ng COMELEC, especially yung First Division. So sana ito ay hindi na mangyari dito sa NBank, no? kung ano man yung allegations na yan. At mapapanatili natin yung tiwala ng taong bayan kung mag-inhibit si Commissioner Ferolino. Una nang naghain ng motion for reconsideration ang isa pang petitioner sa DQ cases ni BBM na si NCMF Commissioner Abubakar Mangelen. Samantala, ayon naman kay Attorney Vic Rodriguez, tagapagsalita ni Marcos, malinaw sa unanimous decision ng First Division na ang mga petitioner ang nagsinungaling. Pakiusap nila, igalang ang ating judicial at quasi-judicial bodies tulad ng COMELEC at tigilan ang pang-aabuso sa mga hukuman sa pamamagitan ng pagsasampa ng mga gawa-gawang kaso. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.